Praise the Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Once again, welcome to Thus Saith the Lord programs. Ito ang sabi ng Panginoon. Radio and TV programs. Welcome to KOJF Church YouTube channel. Like, share, and subscribe. And welcome to Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Heart it. Share it. Have a watch party. Reshare. Repost. Share the video so all your loved ones and friends. So, purihin ang pangalan ng Panginoon sa ilang saglit. Tayo po ay magsisimula na sa ating anointed service this afternoon. So in just a short while, we are going to start. Hallelujah. Our wonderful service this afternoon. So praise the Lord. So get ready. With your Bible and your pen and your notebook. Praise the Lord. Ihanda na po natin yung ating mga notebook, yung ating mga Bible, yung ating mga pen. Praise the Lord. Para po sa ating napakagandang anointed service sa hapong ito. Inuulit ko po, huwag lamang tayong makinig at manood bagkos ito po ay i-watch party rin natin, i-share din natin sa ating friends, sa ating loved ones, at hindi lamang yon mga minamahal. Ilista ho natin lahat ng ating mga matututunan. Glory be to God. Huwag lamang natin itong papakinggan. Bagkus ito ay ating ililista at paulit-ulit na pakikinggan, panunuurin ang mensaheng ito at paulit-ulit na i-review. Glory be to God. At ipasa rin po natin ito sa ating mga mahal sa buhay. Glory to God. Thank you, Jesus. So, kung ready na ho tayo mga minamahal, tayo po ay magsisimula na pong manalangin o mag-opening prayer tayo. Thank you, Jesus. So, once again, brethren, welcome to Thus Saith the Lord. Thus saith the Lord, ito ang sabi ng Panginoon, radio and TV programs. Thus saith the Lord, radio and TV programs. Welcome to KOJF Church YouTube channel. Like, share, and subscribe.
yung siyempre, yung radio TV programs, pakikinggan at panunurin. Watch and listen. Radio and TV programs, thus saith the Lord. Ito ang sabi ng Panginoon. Like, share, and subscribe KOJF Church YouTube channel. So please write it down. Pakisulat mo po. So that you could you can remember it. You cannot forget it. Para hindi mo malimutan, maalala mo, ilista mo. Thus saith the Lord. Ito ang sabi ng Panginoon. Radio programs and TV programs. At sa KOJF Church YouTube channel, i-like mo, i-share, and subscribe. At sa Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Heart it. Share, reshare, repost, and have a watch party. Share the messages, the images, and the photos. Here at the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page to your loved ones and friends. So, glory to God. So, kung ready na ho tayo, mga minamahal, at ready na nga po tayo, thank you, Jesus. Shall we pray, no? At nakahanda na po ako. Ako po'y naniniwala na nakahanda na ang inyong mga Biblia, ang inyong mga notebook, at ang inyong mga pen. I believe that your Bible is with you, your notebook, and your pen to jot down the wonderful revelations of God. Shall we lift our both hands to Jesus, Heavenly Father, in Jesus' name, through the power of your Holy Spirit. We come to you with a humble heart. Lord, we pray that you cleanse our hearts with your holy blood. Hugasan niyo po ang aming mga puso ng inyong banal na dugo, sapagkat kami po'y lumalapit sa inyong lahat ng may kapakumbabaan. Panginoong Diyos, gawin niyo po kaming karapat dapat sa inyong harapan. Make us worthy in your sight. Panginoong Diyos, ang dalangin po namin, Panginoon, na sa araw na ito'y samahan niyo po kami. Be with us this day. And Lord, accomplish thine will, thine purpose, thine plan for our life, for our family, for this ministry, for the body of Christ, for the Philippine Island and the nations of the world. Panginoon, hayaan niyo pong mangyari at maganap ang inyo pong layunin, plano, hangarin, gusto, ibig para sa akin, sa aking pamilya, sa amin, sa aming pamilya, sa ministeryo nito, sa iyong katawan, para sa bayang Pilipinas at sa buong mundo. Panginoong Diyos, hayaan mo pong ang lahat ng aming gagawin ay makaabot sa trono ng iyong biyaya. Let everything that we are going to do this afternoon, this very hour, Father God, reach your heart in Jesus' name. Touch your heart. And in return, Father God, in Jesus' name, pagkatapos mong hipuin ng lahat ng aming gagawin sa oras na ito ang iyong puso, Panginoon, hipuin niyo rin po kami, Panginoon. Padaluin niyo ang kaligtasan, ang kagalingan ng himala. Maranasan namin, Panginoon, ang inyong mga sagot at ang inyong mga kabutihan. Dalhin niyo po kami doon sa pinakamataas naming pagkakatawag, sa pagganap, sa perpekto mong kalooban, hanggang sa huling hininga ng aming mga buhay. Lord, let your salvation flow. Give us your healing and miracle. And may we experience thine goodness. Bring us, Lord, in fulfilling our highest calling and perfect destiny in Jesus Christ till the last breath of our lives. Father, we thank you in advance. Ngayon pa lamang po, nagpapasalamat na po kami. Sapagkat alam namin, Panginoon, that we know, gumawa ka na ng dakilang bagay sa aming mga buhay, sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa iyong katawan, sa bayan Pilipinas, sa buong mundo. At patuloy ka pong gagawa, Panginoon. We know and we believe, Father God, that you did and you will continually do great and mighty things, Father God, in our lives, in our family, in this ministry, God, in Jesus' name, in the Philippine Island, in your body, Father God, and in the nations of the world. So, Father God, tanggapin niyo po ang lahat ng kaluwalhatian. We bring back to you all the glory in Jesus' name.
Amen. Praise the Lord. Pakisabi nga po natin, praise the Lord. Lakasan po natin, praise the Lord. Pumalakpak tayo ng malakas sa Panginoon. Pumalakpak tayo ng malakas sa Panginoon. A big shout for Jesus, praise the Lord. And a big clap for Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Pray, believe that you have received it and it will be yours. Pray and believe that you have received it and it will be yours. Mula po sa aklat po ng Marcos 11:24. Buksan po natin. Marcos 11:24. Mark 11:24. Marcos 11:24. Mark 11:24. Buksan po natin, mga minamahal. Andiyan pa ho ba kayo? Samahan po ninyo ako. Mark 11:24. Marcos 11:24. Yan, tingnan po natin. Ako po 'yung nagbabasa sa New International Version. Sa New International Version, ako po 'yung nagbabasa. I am reading from the New International Version, the Old International Version. Kasi may mga bagong labas ngayon ng International Version eh. Pero ang aking pong ginagamit is the Old Bible, the Old New International Version. Mark 11:24. Therefore I tell you, sinasabi ko sa inyo, ito po mismo ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, from the mouth of the Lord Jesus Christ. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, pakisabi in prayer, ano man ang hingin ninyo sa pananalangin, glory to God. Ano man ang hilingin ninyo sa pananalangin. Therefore, whatever you ask for in prayer, believe. Pakisabi nga po, believe. Maniwala kayo na ito'y matatanggap ninyo at ito nga'y mapapasa inyo. Believe that you have received it and it will be yours. You know, this is the right prayer. This is the proper way to pray and receive from the Lord. The Bible declares that what is impossible with men are all possible with God. Matthew 19:26, sinasabi mismo ni Hesukristo, ang imposible sa tao ay posible lahat sa Diyos. Jeremiah 32 verse 17, walang mahirap sa Diyos. Nothing is too hard for God to do. Jeremiah 32 verse 17. Ang kinakailangan natin ay maniwala tayong may Diyos. Hebrews 11 verse 6. Hebrews 11 verse 6, we must believe that there is God, that God exists. And this God of the heaven and of the earth is just a one God composed of three divine distinct personalities, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang iisang Diyos na ito ay binubuo ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Deuteronomy 6:4 and Matthew 28:19, Deuteronomy 6:4, the Bible declares that there is only one God, but this one God, a triune God, composes of three divine distinct personalities, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Binubuo ang isang Diyos na ito ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Maliwanag po ba yon, mga minamahal? Hindi tatlo ang Diyos, isa lang ang Diyos na binubuo ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Pag sinabi nating persona, meron pong damdamin, may kalooban, nagpapasya. Pag sinabi nating person, if we say person, it means it has a will.
It has feeling. It has emotion. That is God. Ang Diyos po ay hindi ribulto. Hindi santo-santa. Hindi po gawa ng tao. God is not a man, or God is not a graven image or an idol made by man. But rather, God is the creator of all things. Ang Diyos po ang manlilikha ng lahat ng mabubuting bagay. Lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Panginoon. James 1:17, John 1:1-3, write it down. And Colossians 1:15-18. So brethren, pag tayo po ay nanalangin, manalangin tayo sa Ama sa pangalan ni Jesus sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. As we pray, pray to God the Father in heaven, not to Mary, not to Saint Lorenzo Ruiz, not to Mother Teresa, not to Cory Aquino, not to Jose Rizal, not to Marcos, not to anybody, not to any dead person. If we will pray, pray to the Father. Manalangin tayo sa Ama, hindi sa mga santo-santa, hindi sa mga larawan, sa mga ribulto, sa mga imahin. Tayo ay manalangin sa Amang sumasalangit sa pangalan ni Jesus sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. We have to pray to God the Father in heaven in Jesus' name through the power of the Holy Spirit. Naunawaan po natin mga minamahal. So yun ang tamang pananalangin. This is the proper way to pray. And the Bible declares in Mark 11:24, therefore I tell you from the mouth of the Lord Jesus Christ himself, saying, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Mula sa bibig mismo ni Jesucristo ay nagsabing, kapag kayo'y nanalangin, manampalataya kayo, huwag kayong magduda. Hindi sana o may pag-aalinlangan. Huwag kayong magduda. Don't doubt as you pray, but believe and it will be yours. Mapapa sa inyo nga. So purihin ang pangalan ng Panginoon sa oras na ito. Mananalangin tayo. Samahan po ninyo ako sa ating service ngayon at tayo po ay sama-samang mananalangin. Naunawaan po natin. Sama-sama po tayong mananalangin sa oras na ito, mga minamahal. Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Glory to God. Hallelujah. Mananalangin po tayo. At maniniwala tayo na ang lahat ng ating mga pangangailangan ay tutugunin ng ating Panginoon. Amin po ba? Akin pong sinabi sa inyo sa oras na ito na kapag tayo ay nanalangin, ay maniwala tayong sumasagot ang Diyos at sasagutin nga tayo ng Panginoon. Amen. So brethren, this very hour we will pray. As we pray, we have to believe that God will grant the good request of our hearts and we will receive the answer of all our prayers. Sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. Hindi po sana, talagang sasagutin. Truly the Lord will answer the good request of our hearts this afternoon. Manalangin po tayo, Panginoon. Panginoong Diyos, sa oras pong ito, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Father God, we come to you with a humble heart. Father, forgive us for our anger, hatred, resentment, bitterness, and jealousy, and unforgiveness. Patawarin mo kami, Panginoon, sa anumang galit po at inggit sa manang loob, selo sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Lord, ang lahat po ng walang kabanalan sa aming puso, impurity, unholiness, unrighteousness, immorality, adultery, polygamy, fornication, all these things, all the lust of the flesh and the lust of the eye, Panginoon, we ask for your forgiveness and remove all these things, Father God, in our lives.
Tanggalin niyo po, Panginoon, ang lahat ng kawalang katuwiran o kawalang ng kabanalan sa aming mga buhay, pangangalunya, pakikiapid. Panginoong Diyos, pagsasama ng hindi kasal, paglilibiin, Panginoon, lahat po, Panginoon, ang ng uri ng pita at kahalayan, patawarin niyo po kami, Panginoon. Hugasan ng iyong dugo na nabuo sa krusang Kalbaryo. And Father God, cleanse us from all of these sins. And Father, we pray, remove this all in our lives, in our hearts, in Jesus' name. Uraraba kanda lalaba, shiri di biyanda lalaba, hararaba kanda raraba, handararaba, handarababa kanda. Lord, purify our hearts. Purify our lives, O God, in Jesus' name. May we walk in accordance to Thine will. Panginoon, banalinlinisin niyo po kami at hayaan niyong lumakad kami sa iyong katwiran, sa iyong kabanalan, Panginoon. Lumakad kami, Panginoon, na ang buhay namin ay naaayon lamang sa iyong mga salita. Lord, let the purity of heart and let the purity of life, Father God, be in us, be upon us, O God, in Jesus' name, the Son of the Living God. Panginoon, tanggalin niyo po, O Diyos, ang lahat ng mga hindi namin pagiging tapat sa pagbibigay ng mga ikapu at handog, pati ng first fruits. Kami, Panginoon, ay urong-sulong, hindi tapat. Kami, mga kuripot, walang pananampalataya, Panginoong Diyos. Father God, we have full of doubt and unbelief, lack of faith. We are honest, we are not faithful in giving our tithes and offerings and even first fruits unto Thee, O God, in Jesus' name. So forgive us, Lord, and remove, Father God, the love of money, the love of ourselves, and the love of material things in our lives. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang pagiging makasarili, mapagmahal sa salapi, kuripot, at mapagmahal sa mga bagay na makamundo at hindi ka po mahal. O Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon, na minahal namin ang maraming bagay, maraming tao nang higit sa iyo. Father God, we love ourselves, we love anything or a thing or that person, Lord, more than you. So Father God, forgive us. Cleanse us, Lord, in Jesus' name, and remove, Lord, all these things in our lives in Jesus' name. Tanggalin niyo po ito, Panginoon, sa pangalan po, Ama, ni Kristo Jesus. O God, in Jesus' name. Dalangin namin, Panginoon, na ang bawat Kristiyano, ang bawat kapatiran, Panginoon, lalo na ang mga leader, ay magkaroon po ng maturity, humility, submission, commitment, and holiness, Father God. Hayaan mo po, Panginoon, all the leaders and the members of your church, of your true church, Father God. Lord, commit our lives unto Thee, dedicated and devoted our lives unto Thee. Panginoong Diyos, hindi kami dapat urong-sulong sa pagdalo, patawarin niyo po kami. Hindi kami dapat urong-sulong sa pagkakaloob at paglilingkod, patawarin niyo po kami, Panginoon. Kami, Panginoon, ay nagduda sa inyong tawag, sa inyong mandate. Nagdalawa-dalawa kami, Panginoon, hindi kami naging tapat sa iyo at sa iglesyang pinagkatiwala niyo sa amin. Father God, forgive us for not being faithful unto you, not being faithful to the calling and the mandate that you have given unto us. Father God, forgive us, Lord, for our inconsistency. We are not continually serving you. Lord, we obey and we disobey. We have partial obedience. We have delayed obedience. Forgive us, Lord. But give us a heart that will quickly obey you, O God, in Jesus' name.
all the Christians, all the leaders of this ministry of your true church, O God, in Jesus' name. Panginoon, tulungan niyo po kami, dakilang Diyos, na amin po maligtas ng mabilis ang bayang Pilipinas at ang buong mundo, at ipasok namin ang mga kaluluwa dito sa Kingdom of Jesus Fellowship, Panginoon, at hindi kung saan-saan. Bigyan niyo kami ng puso, Panginoon, na nagmamahal sa iyo at nagmamahal sa iglesyang ito, sa calling at sa mandate na pinagkatiwala mo pa sa amin. Dito niyo po kami tinawag, dito niyo po kami binago, pinagaling, na-disciple kami rito, na-train kami rito, na-equip kami rito, Panginoong Diyos. Dalangin namin, Panginoon, tanggalin niyo ang anumang karupukan sa aming mga puso na kami ay hindi sa iyo tapat at hindi kami tapat sa iglesyang ito at sa calling at sa mandate na pinagkatiwalaan niyo po sa amin. Father God, remove, Lord, the divided heart that we are not faithful to you, God, to this ministry, to the calling, and to the mandate that you have given unto us. Urarabakanda lalabashiri ribiyanda rarabakiri ribiyanda lalabashiri ribiyanda lalabashanda rababahanda. Dalangin namin, Panginoon, na kami ay gumawa maging maayos, maging malinis, maging matuwid kay may nakatingin sa amin, kay wala, kay merong tapik o wala, kay may encouragement o wala, kay may kasama o wala, sapagkat alam namin, Panginoong, you are our joy, you are our encouragement, you are with us, O God, in Jesus' name, and we are working for you, not for any man. So, Father God, may we work heartily, even no one is looking unto us, no one is watching us. Urarabakandararabakandararabakiriribianda. Let the meditations of our hearts be acceptable in thine sight. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang bawat kaisipan namin, damdamin namin, pagnanasa namin, tibok ng aming puso ay maging karapat-dapat lamang po, Panginoon, sa inyo pong harapan. Urababakanda lalabashiri dibiyanda lalabahanda rababakanda. Panginoong Diyos, alam na alam po namin at kilala niyo po silang lahat, Panginoon, na naligtas, na bago, na train, na equip, pinagaling. At alam na alam mo, at alam na alam namin, at alam na alam nila, Panginoong Diyos, na sila ay dapat nagpapasakop, nakakonek, bahagi nito, nakailalim dito, nagbibigay ng tapat na ikapot handog, at hindi nagsasarili, hindi nangaago ng attendee, hindi naninira sa lingkod ng Diyos, sa pamilya ng lingkod ng Diyos, sa iglesyang ito. O God, in Jesus' name, hindi nang di-divide. So, Father, we pray, Father God, we rebuke, Father God, the spirit of division and submissiveness. Yes, in Jesus' name, urarabakanda rarabashiri dibiyanda rarabahanda, slandering spirit, in Jesus' name. And may we be faithful to the mandate and the calling of the Kingdom of Jesus Fellowship, of your God that you have given unto the Kingdom of Jesus Fellowship. Lord, tawagin niyo po, Panginoon, ang buong Pilipinas. Tawagin niyo po ang buong mundo, Panginoon. Hallelujah, na maligtas, at gamitin niyo po ako, kami, ang aming pamilya, ang iglesyang ito, Panginoon, para iligtas ang buong Pilipinas at ang buong mundo. Use our lives more mightily, effectively. Use our family, O God, mightily, effectively. Use this ministry mightily, effectively, O God, in Jesus' name, to win the world for Jesus. Father, kilala niyo po, Panginoon, gisingin niyo po sila, Panginoon, ng mga naligaw at nalihis ng landas, nagpapakaligaw at nagpapakalihis ng landas, na kung saan-saan nagkakaloob, kung saan-saan dumadalo, kung saan-saan, Panginoon, ang naglilingkod o nangaliligaw ng landas, nag-backslide, naligaw ng landas, Panginoong Diyos, urarabakanda, at kung saan-saan humahayo, na hindi dapat doon humahayo, Panginoong Diyos, patawarin niyo po kami, gisingin niyo po kami, Panginoon, sa aming kamalian, O God, in Jesus' name.
Udyokan niyo po lahat, Panginoon, ng kasama, kapanalig sa Kingdom of Jesus Fellowship na bumalik, magpasakop, magpailalim, at yung mga tinatawag niyo na magpasakop, magpailalim dito, Panginoon. Gising niyo sila, Panginoon. At kung kinakailangan, masuhin niyo ang mga matitigas na puso. Masuhin niyo, O God, in Jesus' name. So, Father, give us a heart of flesh, a soft heart that we may obey you, that we may serve you, that we may love you, that we may fulfill our highest calling and perfect destiny in Jesus Christ, that we will be faithful to the calling and the mandate that you have given unto us to this ministry, to the Kingdom of Jesus Fellowship. Under the leadership, under the leadership of your man and my family in this final hour. Ura raba kanda raba siri di bianda la laba handa raba kanda raba siri di bianda ura raba kanda la la handa raba kanda. Gamitin mo ako, gamitin mo kami, gamitin mo ang aming pamilya, gamitin mo ang iglesyang ito, Panginoon, iligtas namin ang buong mundo. Bawat street, bawat subdivision, bawat alley, bawat road, bawat boulevard, bawat avenue, bawat barangay, bawat subdivision, bawat probinsya, Panginoon, bawat bansa, buong mundo, privado man o gobyerno, ay maligtas namin, Panginoon, ng napakabilis. O God, use us and anoint us more. Bless us more. Give us strength. More and more, Father God, that we may evangelize this lost world. Oh, may we evangelize every street, every alley, every barangay, every road, every avenue, every boulevard, every subdivision, every village, every province, every nations of the world, every continents of this world, urarabak, andararabak, andararabasi, ribibianda lalaba, sukurububu, rububububububububu, ribibianda lalaba, sukurububuhundu, ribibianda raraba, sandalala, handarara, handirara, hundurabak, arabashindalaba, handaraba, surububuhundu. Yes, God, in Jesus' name, palakasin niyo pa ang aming radio, palakasin niyo pa ang aming TV, Panginoon, palakasin niyo pa ang aming mga panulat, palakasin niyo pa ang aming truck, suportahan po ninyo ito, Panginoon. Lord, strengthen and support our, hallelujah, written ministry, Father God, our tracks and literatures ministry, O God, our audiovisual ministry, O God, our radio and television ministry, our social media ministry, or our, Ura mabahan na lalaba, siri ni biyanda na nabahan na nabahan. Ayahan niyo po, Panginoon, na ang bawat lalaking nakatalaga rito ay maging mga totoong tao talaga, Panginoon, na talagang magmamahal sa iyo, magmamahal sa calling at mandate, at magmamahal sa bawat ministeryo ang itinilagaan niyo po sa amin. Oh, Father God, let all the assigned leaders in every ministry of the KOJF, Lord, be true to you. That will surely love you and surely love the ministry, the calling and the mandate that you have given unto us. Panginoon, ikaw na po ang bahalang gumalaw at kumilos sa bawat isa. Ikaw na po ang bahalang humipo sa bawat isa, Panginoon. Ang sumusobra, bawasan mo, ang nagkukulang, punuan mo, Panginoon. Yes, O God, in Jesus' name, those who are working very busy with so many things but not in accordance thine will, Father God, Lord, hallelujah, bring them, Lord, only to thine will. And those who are neglecting their duties, O God, oh, touch their hearts, Father God, that they may give their best unto thee and excel in what they are doing. Panginoon, magtiwala po kaming lahat na ang lahat po ng aming ginagawa ay ginagawa namin sa iyo. Kaya naman po, Panginoon, meron po kaming pabuya at reward sa iyo.
Lord, may we believe. Put your Lord, touch our hearts that we may believe you, O God, that as we sacrifice for in accordance to thine will, as we are giving our lives unto thee, as we are giving our money, our resources, everything in our lives, it will be given unto us again. It will, you will return it, Lord, even hundredfolds and thousandfolds and millionfolds, O God, in Jesus' name, the Son of the Living God. Panginoong Diyos, paramihin mo pa ang bahay panambahan ng kay OJF. Pagandahin mo pa ang bahay panambahan ng kay OJF. Ibigay niyo po, Panginoon, ang mga pangupa at hipuin niyo na yung mga may-ari na i-donate na. Maraming sumuporta, maraming kaloob sa pagpapagawa namin ng aming iglesia. At lahat po ng mga gumagawa, nawa, Panginoon, kay may nakatingin kay wala, ay hindi mga palpak ang mga gawa at hindi nagbubulakbol, Panginoon, bagkus gumagawa ng may tama't may kasigasigan at pinagbubuti ang paggawa. Dahil ito ay gawain mo, Panginoon, at hindi gawain ng tao. Give them the love for you, O Lord. Give them the love for your house that they may give, Lord, the money for the rent and touch even the owners to donate it to us, Lord, in Jesus' name. Touch people's hearts, Father God, to give for the rent of the church, for the renovation, for the repair, for the construction, for the expansion of the churches of the Kingdom of Jesus Fellowship in different parts of the Philippine Islands and in different parts of the world. Kurarabakanda, rababakanda. Panginoon, dalangin po namin na ang bawat membro, bawat leader ay makinig at manood at mag-watch party, i-repost. Huwag po kung ano-ano, Panginoong Diyos, ang nire-repost, nire-reshare, pinapanood. Huwag po nawa, Panginoon. Father, we pray that you will touch every members, especially the leaders of this ministry, that they will attend regularly. Aating sila ng regular. They will serve regularly. Hindi mga late, Panginoon. At tamang kasuutan, mga naka-uniforme, presentable. At hindi umuwi ka agad na parang mga sinisilihan ng puwit. At hindi palaging punong-puno ng excuses and alibis and reasonings para hindi dumalo at malate. At laging umuwi ng maaga na parang mga sinisilihan ng puwit, Panginoong Diyos. Tanggalin niyo po itong lahat in Jesus' name. Uraraba, kanda rababa kanda. Father, we pray that all the members and especially the leaders will attend, be punctual as they attend. They will not be in a hurry to go home immediately. They will finish the service, O God, in Jesus' name. They will come to the church with the proper attire. Not expensive attire, but a proper attire. As a member of the church and as a leader of the church, in every service, as Father God, let your anointing comes in Jesus' name. Let your anointing comes in Jesus' name and break the yoke of the enemy and break the stronghold of the enemy. Basahin mo po, Panginoon, ang gawa ng kadiliman sa bawat paglilingkod ng Kingdom of Jesus Fellowship. Samahan nyo, opening prayer pa lang. Lahat po ng bahagi ng service, i-anoint mo, Panginoon. Wala pong maglilingkod, Panginoon, na barabara. Wala po, Panginoon, na maglilingkod na pakitang tao, pasikat, palabas. Iligay niyo po ang katotohanan sa puso ng bawat isa. Father, we pray all that will serve you, all the leaders, they will serve you, God, not to be seen by man, not for the approval of men, not for the clap and the praise of men, not for the sake of money,
but out of love for you. Kurarabakanda lalaba, siridibiyanda lalabahanda. Yes, Lord, lahat ng mga leaders, lahat ng mga members, dadalo, makikinig, manunood. Dahil tapat na nagbibigay na ikapot handog, lalo na ang first fruits, nagpe-bless, nagla-love gift. Panginoong Diyos, pag pinapagpala niyo po sila, yes, God, we will give faithfully and we will serve you faithfully, we will love you faithfully. In return, you will bless us, Lord. Lahat ng mga miyembro, lahat ng mga leader, makikinig, manunood, dadalo, Panginoong Diyos. Hindi kung ano-ano ang i-repost, i-re-share, kung ano-ano ang panunuurin, o tamad, makinig at manood. At laging pinangangalandakan sila, may mga pribadong buhay na hindi sila makikinig, hindi sila manunood, hindi sila magla-like. Dahil baka ma-expose yung kanilang mga kasinungalingan, kasalanang pinagagawa, mga away-away na pinagagawa. We rebuke that spirit in Jesus' name. We rebuke that spirit in Jesus' name. Get out, Satan, from these people. Kaya po, Panginoon, lahat ng member, lahat ng leader, dadalo, walang reasonings, excuses, and alibis. Priority ka, number one ka. Makikinig, manunood, magwawatch party, ilalike, isishare ang nasa fan page ng KOJF, makikinig ng radyo, ng television, susuporta sa aming mga services, sa aming mga live streaming, manunood, i-re-share, i-re-watch party, Panginoong Diyos. I rebuke the spirit of backsliding, the spirit of pride and arrogant spirit. I rebuke that in Jesus' name. Tapusin niyo na po, Panginoon, yung mga salita nilang hindi kami magla-like, hindi kami magre-share kasi may sarili kaming buhay, ayaw naming na-i-expose kami. Tapusin niyo na pong lahat, Panginoon, yan. Silang mapandaraya, mapagkunwari, mapanlinglang, mapanloko, mga hindi totoo. Itumba niyo yan, Panginoon, yung mga espiritong yan at magbangon sila sa katotohanan. Ang buhay namin na hindi namin pag-aari. Ang aming FB, Twitter, Instagram, Facebook accounts ay hindi namin pag-aari. Ang aming mga gadgets ay hindi namin pag-aari. Ang lahat ng ito'y pag-aari mo. Kaya naway gamitin namin ito para sa iyong kalubalatian lamang. All that we have, our wealth, even our own breath, all our possessions, our gadgets, even our social media accounts, all these things are God's property. May we use it, Lord, to win souls, to encourage others, to bring healing and miracle to the world, to let the world know that God is good, and encourage the whole world to fulfill our highest calling and perfect destiny in Jesus Christ. We rebuke any spirit that hindering all our members, especially the leaders, in Jesus' name. Lahat ng mga Kristiyano, mga leader na mga marurupok, malalamig, lukewarm, backsliding in the heart, enlighten them, aflame them, ablaze them, Lord, in Jesus' name. All the members, especially the leaders, with backsliding spirit, backsliding in the heart, lukewarmness, compromise spirit, yung puro kaba, puro takot, puro pangamba, puro hiya, at maling kaisipan na kapag dadalo, papatamaan sila, hihiyain sila, sasaktan sila, basahin niyo po yan sa puso nila. Tapusin niyo na, Panginoon. Remove in their hearts. When if they will attend, they will be pinned down, teared down, destroy, belittle, despise,
be compounded or remove them from their deceiving hearts. Tanggalin niyo po lahat yan, Panginoon. Sa pamamagitan po ng prayer na ito, lumaya na po ang bawat isa. Udyokan niyo po ang lahat, Panginoon, lalo na ang mga leader, mag-fasting, Panginoon. Hindi lang po bili ng bili at kain ng kain. Hindi lamang order ng order. Mag-ayuno! Ayon sa aming kakayanan. Encourage all the members and the leaders not just to eat and to buy and to order for delivery again and again, but rather give precious time with you to fast, to pray, to read your Bible, to meditate your word. Mapalapit sa iyo to be Lord, have a heart to be close to you in Jesus' name. Nawa, Panginoon, lahat kami ay lumalim sa pananampalataya. Marami, Panginoon, ang bumabagsak sa kasalanan. Marami naliligaw ng mga hyper-grace teaching na ito at kung ano-ano pang teaching, sapagat hindi malalim sa iyo, hindi malalim ang pundasyon, kung saan-saan dumadalo, kung saan-saan nakikinig, kung saan-saan nanunood. Patayin nyo na ang lahat ng espiritong ito. Dalin nyo silang lahat sa iyong highest calling, sa iyong perfect destiny in Jesus Christ. Bigyan nyo sila ng humility na tanggaping meron silang tatay. They are also mother and fathers in the faith, but they have also an apostle over them. Sila rin ay mga lingkod ng Diyos, pero alam dapat nilang tanggapin na meron silang tatay, meron silang apostol sa ibabaw nila. We rebuke that, Father God. Shallow foundation. We rebuke that, Father God, that hyper-grace teaching and all false teaching, O God, in Jesus' name, in the body of Christ. Panginoon, napakaraming mga reverend ngayon na inordinahan ng kanilang sarili. Reverend, sila ang nag-ordain ng kanilang sarili. O nagpa-ordain sila kung kani-kanino. Mga bishop na inordinahan ang kanilang sarili. O nagpa-ordina sila kung kani-kanino. Man-made apostle, man-made prophet, man-made evangelist, man-made teacher, man-made pastor, man-made churches, Father God. Pull them down. Tear them down. Destroy them, Lord. No mercy in Jesus' name. No mercy, no mercy. Tear them down in Jesus' name. Hayaan nyo lang, itayo nyo lamang, Panginoon, ang inyong kaharian. A kingdom that cannot be shaken. Let the highest calling and perfect destiny in Jesus Christ mandate, the living like Jesus mandate, the living with Jesus and for Jesus mandate, be lifted up, be exalted, be promoted, and be used by you, O God, mightily effectively. In this final hour, kuraraba kanda raraba siri ribianda. Udyokan mo, Panginoong Diyos, ang buong mundo na sumama sa iglesyang ito. Udyokan mo ang buong Pilipinas, ang buong mundo na makinig at manood at dumalo sa Kingdom of Jesus Fellowship. Maligtas, Panginoon, tumanggap ng kagalingan at himala, maranasan po ang iyong kabutihan at mag-fulfill ng aming highest calling and perfect destiny in Jesus Christ. Loobin mo po, Panginoon. We pray in Jesus' name. We pray in Jesus' name. Let the nations of the world, let the citizens of the Philippines and the citizens of the world, every tribes, every kindred, every tongue, every nations, every continents, Father God, become your kingdom, a kingdom that cannot be shaken. May they receive the real salvation of Jesus. May they receive healing and miracles from God
yung mga nakikinig at nanonood ngayon, lahat ng sakit, problema, pagsubok, laban ng buhay, kahirapan, utang nila, anumang atake ng kadiliman sa kanila, talunin nyo na po ngayon sa oras na ito. All that are watching and listening right now, God, in Jesus' name, save them, heal them, deliver them in Jesus' name. In Jesus' name, baptize them with your spirit, strengthen them with your spirit, and grant the good request of their hearts. Give them healing and miracle, and give them good health in Jesus' name. Let them prosper, success, succeed in every areas and aspects of their lives. Kurarabakanda, rarabakanda. Yes, Lord, pati ang gobyerno ng Pilipinas, pati ang gobyerno ng buong mundo, mula sa presidente, vice-presidente, mga senador, mga congressman and congresswomen, governors, vice-governors, the LGU, the local government units, down to the barangay tanods, oh God, in Jesus' name, from the president to vice-president, senators, Lord, those members of the House of Representatives, those members of the local government units, oh God, down to the barangay level, let them be saved in Jesus' name. Let them be saved. Hayaan niyo po na find a divine way, Lord, na makarating, makapasok kami sa kanila. At maipasok namin ang iyong tunay na salita. Sa kapulisan, sa kasundaluhan, sa mga NAR, sa mga doktor, sa mga bombero, IATF, DILG, BFP, AFP, PNP, all the government agencies, may we reach them and save them in Jesus' name. May we bring to them the real salvation of Jesus. May we bring to them the miracles and healings of God. May we bring to them, may we experience to them your goodness, and may we bring them, Lord, in fulfilling their highest calling and perfect destiny in Jesus Christ. Loobin mo po, Panginoon. Find a divine way, Lord. Hallelujah. Find a divine way, Lord. Find a divine way, Lord. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Magbukas ka pa ng marami pang pinto para maikot namin ang buong Pilipinas at ang buong mundo ng napakabilis. Open the doors, Father God. Open it wide, Lord, that we may go to every places of the Philippine Island and every nations of the world, that we may give to them the real salvation of Jesus, the healing of miracle of Jesus, that they may experience the goodness of God, the highest calling, and they may fulfill the highest calling and perfect destiny in Jesus Christ. Panginoon, dahil po sa mga limitasyon ngayon, marami mga protocol. Pansamantala, Panginoon, ay hindi kami nakaikot sa mga maraming lugar, maraming probinsya at maraming bansa. Dalangin po namin, Ama, sa pamamagitan ng YouTube at Facebook, makinig sila. Sa pamamagitan ng aming mga tinetext at pinandatawag sa kanila, tumugon sila at sumunod sila. Huwag niyo pong pababayaan ang lahat ng aming mga kapatid at mga leader namin, mga kapastoro namin. Huwag niyo po silang pababayaan, tugunin niyo po sila, Panginoon. Nawa maging mabuti silang mga tagapanguna. At yung mga miyembro naman ay mahalin ang mga tagapanguna, Panginoon, na nakatalaga sa bawat lugar. Ingatan niyo sila at gabayan at protektahan. Ola, Father God, the leaders, your leaders in your church, task them, Lord, that they may become good leaders. They will fulfill and discharge their duties, Father God, well. They will perform well, Lord. They will perform well, Lord, in their duties and the ministries that you have given unto them. Lord, and our blacks and the blacks under us, may we love us, pray for us, and pass for us too in Jesus' name. Tanggalin niyo po, Panginoon, yung mga leader na nagbubulong-bulungan, nagchichismis-chismisan, mga attending nagchichismis-chismisan, espiritu ng chismis, Lord, lumaya sa pangalan ni Kristo Jesus. Hayaan niyong mag-usap-usap lamang sila sa katwiran at kabanalan.
wala pong chismisan. We rebuke the gossiping spirit among the leaders and among the members in the body of Christ, among our brethren in Jesus' name. Kurarabashiri ribiyanda lalahanda rarabakanda. Panginoong Diyos, dalangin namin, Panginoon, na ang vaccine na ituturok sa bawat pagtuturukan, yung effective talaga, walang negative side effect. At nawa, Panginoon, hindi ito gawing mandatory. Bagus, Panginoong Diyos, bigyan ng kalayaan ng bawat isa kung sila'y magpapabakuna. At kung papahintulutan mo ang mga bakunang iyan, Panginoon, nawa, Panginoong Diyos, hindi galing sa China. Not from the communist nation, China. Any products of China that is not effective, and any attacks of China, and any works, and any wrongdoings of China, bullying the Philippine island, and Lord, invading our territories, Father, we rebuke them in Jesus' name. We rebuke the devil in Jesus' name. Huwag niyo pong pahintulutan, Panginoon, na ang mga gawang Chinang hindi okay at ang pangbubuli ng China at ang pag-aangkin ng China sa teritoryo ng Pilipinas at ang pang-aapi sa mga mangingisda ng Pilipino at yung mga Pilipino, Panginoon, na maka-Chinese, na sa anumang kanilang dahilan ay maka-Chinese sila, winawasak namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Winawasak namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Kurababakanda lalabasyanda. Maging yung korupsyon sa bawat gobyerno. Corruption in the PhilHealth, in GIS, in SSS, in Pag-ibig. Corruption in DOH, DPWH, MMDA, all agencies and governments, agencies, all corruptions, Father God. We demolish them in Jesus' name. We destroy them in Jesus' name. In Jesus' name. Oh, let your righteousness, let your purity, let your holiness, let fear of the Lord, let love for God and love for the nation prevail in Jesus' name. Protektahan niyo ang aming bansa. Sa lahat ng atake ng kadiliman mula sa labas, pati sakit ng kadiliman mula sa labas, protektahan niyo ang aming bansa. At mula din sa loob, Panginoon, ay tanggalin niyo rin, Panginoon, ang makasariling hangarin sa aming bansa. Maging sa aming iglesia, sa body of Christ, sa aming iglesia mismo. We destroy Jezebel spirit. We destroy Absalom spirit. We destroy Adonis spirit. Adonai spirit. We destroy Gehazi spirit. We destroy Demas spirit. We destroy Jotrepes spirit. And we destroy Judas spirit. Kurababa, kandararaba, kandararaba, handarababa, karababa, handarababa, handa. Kawalan ng respeto, kawalan ng paggalang sa mga totoong lingkod ng Diyos, ayaw magpasakop, ayaw magsubmit, makakilos lang ng konti, makaupo lang ng konti, makatayo lang ng konti, nagmamayabang na, we destroy that spirit in Jesus' name. Kurababa, kandalalaba, kurababosyundo. And submissiveness, we rebuke that in Jesus' name. Kuraraba, kandararaba, kandararaba, kanda. Neglect and abuse of authority, we rebuke that in Jesus' name. Kuraraba, riribiyandalalaba, sururubokondorobaba, kanda. Panginoong Diyos, sa bawat preaching engagement at sa bawat pagtayo ng iyong lingkod, ng aking pamilya, Panginoon, at yung mga totoong sumasama sa akin, sa amin, Panginoon, lalo na po, Panginoon, ang iyong lingkod, ng aking pamilya. All our preaching engagement, walang makahadlang nagawa ng kadiliman. Awiin mo ang daan
makarating ng maayos, bumuhos ang malakas mong kapangyarihan. Let your anointing continually be upon me, O God, be upon us, O God, in Jesus' name. Be upon my family and all the true leaders of the Kingdom of Jesus Fellowship. Kaisang puso, kaisang damdamin. Nagpapasakop, nakikinig. Hindi nang chichismis, hindi nang aaway. Hindi nang wawasak na iglesia, hindi nagnanakaw ng tupa. Bagkos ka isang puso. Kuraraba kandararaba kurobobo kondorobobo shikerarabahanda. Kuraraba sakala labasiri ribiyanda lalabasyanda. Panginoon, ang hiling po namin, Ama, bilisan po ninyo na iligtas ang buong mundo. Tanggalin nyo ang gawa ng kadiliman, yung mga lalaking nagpapahikaw, mga babae at lalaking nagpapatatato, mga pag-iinom ng alak, pati born naging Christian, mga pastor uminom ng alak, naninigarilyo, nagsusugal, nagmumura. All sins and iniquities, all vices of the enemy, or love for money, love for vices, love for wines and liquors, love for self, love for sins and iniquities. Tanggalin mo itong lahat. Remove them, Lord, in Jesus' name. Panginoon, panahon na po at ngayon na po, anumang oras darating ka, bigyan nyo ng maturidad ang mga Kristiyano, lalo na ang mga leader, Panginoon. Lalo na ang mga kapastoran, O God, in Jesus' name. Kaya ang hiling namin, Panginoon, bilisan po ninyo at ngayon na, sobrang bilis. Iligtas po ninyo ang buong mundo. Ang mga may sakit ay pagalingin at gawan nyo po ng himala. Kayaan nyo pong maranasan ang buong mundo ang inyong kabutihan at gamitin nyo nga po kami, ang aming pamilya at ang Kingdom of Jesus Fellowship. Lahat kami, Panginoon, ay gawin lamang iyong kalooban at mabuhay para sa iyo. Kasama ka, mabuhay kagaya mo, fulfilling our highest calling and perfect destiny in Jesus Christ. Sa madalit salita po, Panginoong Diyos, kakaawaan niyo po ang buong Pilipinas at ang buong mundo. Kikilos ka po, Panginoon, at kumikilos ko nga po, Ama. Winawasak niyo ang gawa ng kadiliman mula roon sa lahat ng gobyerno, Panginoon. Winawasak niyo ang gawa ng kadiliman sa mga eskwelahan. You are destroying the wants and works of the enemy in every government agencies, in every academy, in every colleges, in every university, in every school, and even private institutions. Maging sa mga grupo-grupo, Panginoon, ng mga association, maging sa mga reunion, alumni, tanggalin nyo, Panginoon, ang mga division, ang mga pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa lapi, o ano pa mang pagmamahal na hindi talaga tama at hindi makakatulong. Tanggalin nyo ang lahat ng ito, Panginoong Diyos. Father, we are offering all the groups, all the alumni, all the homecoming, all the reunion, Pali God, to you. They will be saved. And they will recognize you. Your name will be glorified in every meetings, in every agendas and plans. They will be united for Christ. They will come to know the Lord Jesus Christ and accept Jesus Christ as their only God, Lord and Savior. They will experience thine healing and miracle and thine goodness. And they will fulfill their highest calling and perfect destiny in Jesus Christ. Uramalala ilara kundulalararaba siriribiyandalalabahandararabahanda. Sa madaling salita po, Panginoon, sa pamamagitan ng prayer na ito, nililigtas niyo po, Panginoon, ng buong mundo. Nililigtas niyo po.
Winawasak ang mga gawa ng kadiliman. Yung mga avatar na yan, mga TikTok challenge na yan, avatar challenge, TikTok challenge, and all challenges, the worldly challenges, especially Panginoon, ang mga leader, mga Kristiyano, ang mga pastor at pastora ang gumagawa nito, we destroy them in Jesus' name. In Jesus' name. Those eight sons, Father God, Christians, and even pastors are fond of avatar, are fond of TikTok, are fond of any challenges in the social media. Father God, destroy all these spirits in Jesus' name. Kurarabakiri ribianda. Panginoong Diyos, palakasin niyo po ang Kingdom of Jesus Fellowship. Pagpalain, pasaganain, payamanin, paunlarin na higit po ako kaysa dati. Hindi lamang tugunan sa mo po at suportahan mo ng lubos, Panginoong Diyos. At marami pa pong sumuporta. Lahat po ng mga nakikinig at nanonood, hindi lamang po makikinig at manunood, dakilang Ama. Dadalo, mananalangin, mag-aayon at susuporta at maglilingkod dito, Panginoong Diyos. Yes, Lord. All the viewers and all the listeners, they will attend to this ministry. They will join us. They will give their tithes and offerings and first fruits. They will dedicate their lives, callings, talents, and giftings to you, God, through this ministry. O God, in Jesus' name, the Son of the Living God. Kurarabak, hararabak, hararabak. Alam niyo po, Panginoon, lahat ng mga gamit namin, Panginoon, na face masks, t-shirts, etc. Bearing your logo. Bearing a kingdom that cannot be shaken. Hayaan mo po, Panginoon, na habang ito'y aming suot at gamit, the face masks, the t-shirts, etc. Bearing your logo. A kingdom that cannot be shaken. No attack of the enemy will prosper. No attack of the enemy will prosper. May the devil and his demon spirits tremble in Jesus' name. Tremble in fear. In fear in Jesus' name. Hayaan mong mangatal at manginig sila sa takot. Bawat miyembro at leader ng Kingdom of Jesus Fellowship, Panginoon, matuwid, maayos, malinis, banal sa iyong harapan, matured, nabubuhay kagaya mo, para sa iyo, kasama ka, fulfilling our highest calling and perfect destiny in Christ. Talagang dedicated talaga, hindi pakitang tao. Totoo talaga. Totoong-totoong-totoo. Urarabakanda. Salamat po, Panginoon, sapagkat walang demas, walang hestas, walang demas, Panginoon. I mean, walang demas spirit, Adonaya spirit, Absalom spirit, Jezebel spirit, Jotrepes spirit, Judas spirit. Wala po niyan sa Kingdom of Jesus Fellowship. Wala po niyan sa Body of Christ. Kuraraba, kararaba, riribiyanda, rarabasyanda. And let your anointing come upon us more and more, O God, in Jesus' name. Kurarabakanda, rababakanda. Kurarabakanda, rabasyanda. Sa oras na ito, lahat ng mga nakikinig at nanonood, kanina ka pa nakinig, kanina ka pa nanonood, o kalagitnaan, o bago ka lang, receive your healing now, receive your miracle now, success and victory. Huwag mo sabihin pagpapalain ka bukas, mali yun. Huwag mo sabihin magtatagumpay ka bukas, mali yun. Matagumpay ka na noon, pinagpala ka na noon, mas lalo ngayon at mas higit sa darating na panahon. Forever. You are successful in victory before, today, and more successful and more victorious forever. Kurarabakanda lalahinda rarabakanda. Kurarabakanda rarabakanda. At sa oras na ito, bago tayo magwakas, so receive your healing, receive your miracle, success, and victory. Wala ka ng cancer, wala ka ng germs, wala ka ng bacteria, wala ka ng sakit, wala ka ng karamdaman, no bacteria, no virus,
no germs, no sicknesses, no diseases, no ailment, no tumor, no cyst, no cancer, no blindness. All sicknesses and diseases of the enemy, all binding spirits of the enemy has been broken in your life right now. So take your healing and miracle. Take it in the mighty name of Jesus Christ. Sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, ang pagpapatawad ng Diyos ay dumating. Ang kagaling at himala ay dumating. Ang kasaganaan ay dumating. Ang promotion ay dumating. You will excel in your studies more. You will receive your scholarship. Amen in Jesus' name. You will excel in your studies and business more. We will excel in our ministry more. We will excel in every areas and aspects of our lives. The goodness of God, we will experience more. The greatness of God, the faithfulness of God, we will experience more. Kuraraba kanda raba shire de bishanda. Kuraraba kanda. Salamat po, Panginoong Diyos. Muli, Ama, ang radio, ang television, ang panulat, ang social media, bawat pangangaral, bawat lugar, bawat bansa, bawat sangay ng gobyerno, all branches of government, all nations of the world, all citizens of the world, all radio, all TV, all social media, all literatures or written materials, all these things are penetrated with your spirit and with your word. Lahat ng ito, Panginoon, pinadala mo po ang iyong salita at ang iyong banal na spirito. Sinakop niyo nga po, Ama. Ang ibig sabihin, the truth from the Bible will prevail. The Spirit of the Holy Spirit will control the nations of the world, including the social media ministry. The social media. The Facebook, the Twitter, the Instagram, all applications. The Google, the YouTube, all Lord Jesus' name. All radio broadcasts, television broadcasts, will be controlled by the Holy Spirit. Your word will be preached, O God, continually, Lord, in Jesus' name. Kurarabakanda lalahi robokondo robosyanda. Kurarabasyanda lalabasyanda. Oh, thank you, Father God. Sa oras na ito, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, kapain mo ang bukol, ang mahabdi, anumang masakit, wala na yan, talsik na yan, tanggal ng lahat yan. Bayad na yung utang mo, di ka na mangungutang at di ka na mabubuhay sa utang. Mananampalataya ka na. Ibibigay mo ng matapat ang ikapumutandog password mo sa iglesia ito, gagamitin natin yan. Maglilingkod ka ng malalim ng totohanan, ganap, walang dalawang buhay, dalawang isip, dalawang puso, wholeheartedly, committedly, here, at the Kingdom of Jesus Fellowship for the glory of God. Bringing the real salvation of Jesus to the world. The world will receive healing and miracle from God through this ministry. And they will experience the goodness of God. We will bring the world to their highest calling and perfect destiny in Jesus Christ. So sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, all that are watching and listening right now, if you can raise up your both hands to the Lord, do it. If you can raise it, your both hands to the Lord, do it. If you cannot raise your both hands to the Lord, just one hand to the Lord. Yeah, just one hand. All that are watching and listening out there. Yeah, nobody is exempted. God don't care who you are, whether you are poor or rich, president or not, prime minister or not, governor or not,
whether you are white or black, it doesn't matter at all. Whether you are popular or not, it doesn't matter at all. Whether you are fat or thin, small or great, it doesn't matter at all. Jesus loves us. So lift your both hands to the Lord. Taas po natin ang ating dalawang kamay patungan lang langit. Kung hindi kaya ang dalawa, isa na lang po. Habang nakataas po ang aming mga kamay sa iyo, as we are lifting up our hands to you, God, in Jesus' name, Father, I pray, touch them with your spirit. Lahat po ng isinabi, pinangaral namin, dineklara namin dito, makikita sa buhay niya at ipupush niya ito sa lahat ng tao sa buong mundo. All that we heard, all that we declared and pronounced right now, in this very hour, all the good things, all the better things, all the best things that we declare, that we pronounce, that we have prayed for, that we believe, we will put into practice, and all these things will be seen in us, and we will push this calling, push this mandate, push this truth, the salvation of Jesus to the world, the healing of miracle of Jesus to the world, the goodness of Jesus to the world will fulfill the highest calling of Jesus and the perfect destiny of Jesus. So Father, for your own glory alone, let it flow. Let it flow. Yes, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. The Philippines and the nations of the world, us and our family, and this ministry and the body of Christ is for Christ and have a destiny in Jesus Christ. Uraraba kararaba kiriribiyan na lalahanda. Ribibibikanda lalaba siririyan na lalakyanda. Robokundo robosyanda. Oh lalai lala ululo shindarabahanda. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen and amen. Glory to God. Hindi pa tayo makapag-warfare ng gusto. Pero sa mga prayer meetings at mga overnights, mag-warfare ng gusto. Cry and wept to God more. Fight the enemy more. Destroy the walls and worst of the enemy more. Urarabakanda, rarabakanda. Gawin natin po yan. Have a personal prayer life. Have a prayer meeting in our church. Have an overnight prayer meeting. Join the overnight prayer meeting. Join the prayer meeting. Join the evangelistic ministry, evangelism ministry. Join the follow-up ministry, the visitation ministry, the pastoral ministry, the pastoral care ministry. Join the praise and worship, the dance ministry, the tambourine ministry. Join the ushering ministry. Join the maintenance ministry, administration ministry. All the ministry of the Kingdom of Jesus Fellowship. Join. Sumama po tayo sa lahat ng ministeryo ng Kingdom of Jesus Fellowship. Pakinggan mo po ito. Ang mga nagdadalawang isip at nagdadalawang puso, ayaw bumalik sa kayo JF, ayaw magpasakop sa kayo JF, dito kayo tinawag, dito kayo tinrain, dito kayo pinili, dito kayo hinamon, dito kayo binago, dito kayo pinagaling. Pero ayaw niyong sumama, ayaw niyong balik, bumalik, nagdadalawang isip kayo, delikado yan. Delikadong, sobrang delikado yan. Ayaw niyong magbigay ng ikapo at handog, sobrang delikado yan. Ninanakaw niyo ang mga ikapo at handog, sobrang delikado yan. Kaya nga, winasak natin kanina yan. At wala na sa inyo yan.
Dahil sobrang delikado yan. Kurava bakanda rava syanda. Sobrang delikado. At winasak na natin yan. Buhay, sarili, sasakyan, everything ipapagamit natin sa Panginoon. Itayo mo ang kayo, JM. Saan mang bansa naroon ka. Put up, establish the KOJF wherever you are in right now. Whatever province, city, town, village, subdivision you are in right now. Put up, establish the KOJF in your school, academy, college, university, in your office, in your group. Establish and put up the KOJF. Be a part, connect to the KOJF. Kaya answered prayer tayo. At yan ay gagawin nga po ninyong lahat. Kasi pinag-pray nga natin eh. Nireview nga na nga natin yung gawa ng kadiliman. Kaya nangyayari na nagaganap na po yan. Thank you Lord, thank you Lord. So brethren, attend all our churches in different parts of the nations of the world. Here at the main church at number 60, Ezequiel Street, Conception 1, Marikina City. Ezequiel Street, Conception 1, Marikina City. Landmark, Rusty Lopez Factory and Department Store. Yun ang landmark, Rusty Lopez Factory and Department Store. Pag nag-waste ka, itype mo Kingdom of Jesus, lalabas yan. Pag nag-waste ka, i-type mo ang Kingdom of Jesus, lalabas yan. If you will use the Waze application, just type Kingdom of Jesus. It will appear immediately. Yeah. The Waze recognize the mandate and the calling of this ministry. Pag tinype mo sa Waze, lalabas yung Kingdom of Jesus. Number 60, Ezequiel Street, Conception 1, Marikina City. Sunday, alas 10 ng umaga, 10 a.m. and afternoon, 2 p.m. 10 a.m. in the morning, Sunday, and 2 p.m. in the afternoon, Sunday. The live streaming is in 3 p.m., but the service starts at 2 p.m. Hanggang ngayon, meron tayong protocols, ha? Meron tayong social distancing, meron tayong scanner, meron tayong attendance, contact tracing, meron tayong alcohol, face mask, face shield, meron tayong lahat niyan. Kaya, kontakin nyo kami para malaman namin kung aating kayo ng hapon o umaga para naman hindi tayo ma-overload, mag-overcrowded. Glory to God. Let us know if you will attend and you will surely attend. PM us. And also for your love gifts, pledges, tithes, offerings, first fruits, donations, etc. Yung ating Minister of Compassion, tuloy-tuloy yan, nagagawin natin yan. May bagyo o wala, tuloy-tuloy yan. Whether there is typhoon or not, whether there is calamity or disaster or none, we will continually our KOJF Ministry of Compassion. Our ministry to the poorest of the poor and to those who are in need. So continually give your tithes, offering, first fruits, love gifts, pledges, all your promises to the Lord. Bring it to the Kingdom of Jesus Fellowship. Walang pastor at pastorang mga magnanakaw sa KOJF na nangunguha at nagbabawas ng ibinibigay ninyo, wala. At ako mismo at ang pamilya ko ay hindi kami magnanakaw. Sarili naming sasakyan, pinapagamit namin. Sarili naming buhay, pinapagamit namin. Lahat sa amin, pinapagamit namin. Bahay namin, pinapagamit namin. Libre, walang bayad. We allow God to use our lives, our cars, our vehicle, our properties for God's glory, not for rent. I said not for rent. Kaya po mga minamahal, wala, no thieves, no robbers.
in the kingdom of Jesus fellowship. Thieves and robbers in the kingdom of Jesus fellowship will not remain. They will go to hell. They will be thrown to hell. Any questions, any inquiries, advices, prayer requests, counseling, PM here at the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page, Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page, or call or text at 0917-152-1963, 0917-152-1963, 0917-152-1963. 0998-989-2963, 0998-989-2963. All bashers and haters will immediately be blocked. Automatic yun. Kapag may nag-PM, kapag may nag-text, may tumawag, may nag-comment, bashers and haters, immediately that the angel of the Lord will block it immediately. Amen. Yes. Try it. Kaya hindi ka naman basher, hindi ka naman hater eh. So hindi ka ibablock. Any bashers and haters, any comments, any negative, any bad comments, any bad call and bad text will immediately be blocked by the angel of God. We will be protected by God. Amen. So if you need advice, counseling, prayer requests, inquiries, questions, wants to attend, or wants to give your tithes, offering, first fruits, pledges, donations, etc., or anything for me and my family, just PM me here at the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page, or call or text at 0917. Call or text at 0917-152-1963 and 0998-989-2963. Thank you for your love, prayer, care, concern, and support. Pasamantala lamang po, this is your dad. You're the man of God in this final hour. Ricardo Di Carillo. God bless you. And God bless you more. Amen. Thank you, Lord. To God be the glory. Amen.